Maikling kwento lamang. Minsan daw may tatlong tao na sabay-sabay namatay. Isang pulis, isang pare, at isang pastor. At nung nasa pintuan na sila ng langit, sabi ni San Pedro, okay, pumasok ang nauna. Pumasok ang pastor. Sabi niya, ikaw pastor, magulat ka. Anong ginawa mo sa ibabaw ng mundo? Sabi ni pastor, San Pedro, at age of 12, at age of 20, naging pastor na ako. Nag-preach ako sa bus, sa lansangan, ipinagsigawan kita na ikaw ang kaligtasan. At kasalukuyan nga pong nag-preach ako sa bus, nung kasalukuyang binangga ito ng isang train at doon ako namatay. Sabi ni San Pedro, magaling kang pastor ka. Pumasok ka sa karya ng langit at bigyan si pastor ng 19-gun salute. Tuwan-tuwa si pastor. Sumunod doon po pumasok ay ang pare. Sabi ni San Pedro, ikaw, Father, anong nagawa mo sa ibabaw ng mundo? Sabi ni Father, San Pedro, at age of 12, ako po'y sakristan na sa Our Lady of Guadalupe. At nag-serve ako sa minor seminary, pumasok ako bilang isang seminarista, naging pari ako. Kaya iba't ibang parokya na yung napuntaan ko, naging parish priest ako. At kasalukuyan nga ako nagmimisa nang inatake ako sa puso. At doon ako namatay. Sabi ni San Pedro, magaling kang pari ka. Papasukin si Father at bigyan si Father ng 20-gun salute. Alam mo kapatid, nung papasok pa lang yung police, sabi ni San Pedro, bigyan si policeman ng 21-gun salute. Alam mo, nagtampo si Father at saka si Pastor, sabi nila kay San Pedro, San Pedro, bakit naman ganun? Eh, kami ni Pastor, siya 20, ako 12, naglingkod na kami. Eh, yung police na yan, nag-traffic lang yan sa Buendia. Nagkaway-kaway lang yun, nag-foot patrol lang yan, sumakay lang yan sa kanyang patrol car, nanghuli lang ng mga ano yan, ng mga holdupper, tapos ibibigay mo sa kanya 21 gun salute, sa akin 20 lang, at kay pastor 19. Alam mo kapatid, pumulong si San Pedro sa dalawa. Sabi niya, huwag na kayong maingay, pang-apat pa lamang yung pulis na yan na nakakapasok sa karyaan ng langit. Nakakatawa pero nakakalungkot isipin, totoo nga ba na kakaunti lamang ang pulis na makakapasok sa karyan ng langit? Ako po kapatid, hindi ako naniniwala dyan. Sapagkat naniniwala po tayo na kung ang bawat tao ay magiging instrumento ng kapayapaan, magiging instrumento ng pagkakayos, tulad ng sinabi niya sa Mateo 5:9, blessed are the peacemaker, for they are called the children of God. Ang bawat tao na ginagamit ni Kristo bilang isang tagapamayapa, ay tatawagin niyang anak niya. Kaya ang hamon sa atin sa araw na ito, tayo mga pulis, mapalad tayo sapagkat pinahintulutan tayo ng Diyos na gamitin niya sa kanyang kawan. Para ano? Para maglingkod sa bayan, maglingkod sa pamilya, at higit sa lahat, maglingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo at alay na paggawa. Kapatid, daya mong ipanalangin kita sa araw na ito. Ikaw, na ginagamit ng Diyos para maging tagapamayapa. Let us pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Amang dakila, tinataas ko ang aking kapatid, isang pulis, isang bantaybayan, isang mapsa, isang kawani ng security na ginagamit mo, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan. Pagpalain mo po siya, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya. At alam mo namin, Panginoon, na naniniwala kami na ang isang tao na ginagamit mo para sa pagkakaisa ay tunay mong ang mga anak. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. God bless po sa ating lahat. Purihin ang Diyos na buhay.